Isa na namang nakakamanghang balita tungkol sa RoboShip ng US Navy na maaring maghanap at magpasabog ng mga submarine ng kalaban. At maaari din itong tawaging Ghost o Terminator-style Warship. Yan po ang ating tatalakayin sa pamamagitan ng video ito. Hello, ako na Sabni. Mayong adlaw sa inyong tanan. Daghang salamat sa inyong suporta at sa walang sawa ninyong panonood sa lahat ng video ko. Para po pala doon sa baguhan ng channel ko, sana huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin po ang notification bell upang updated po kayo sa panibagong video. Okay, tara ipagpatuloy na natin. Isa na namang nakakamanghang balita tungkol sa Terminator Warship ng US Navy na kung saan maaring maghanap at magpasabog ng submarine ng kalaban. Ang serbisyo sa tinatawag na Ghost Fleet ay makakatulong na solusyunan ang problema sa napakamahal na warship na may tauhan na kung tutuusin halos pariho lang naman ang magagawa nito at mababa pa ang gastos nito. Maaring palakasin ang kabuuang operasyon ng mga warship, madagdagan ang mga barko at magamit ito sa kapayapaan at digmaan. Ang US Navy ay nasa proseso na sa paggawa ng kontrata upang gumawa pa ng karagdagang walang tauhan na mga barko. At dagdag pa nito sinabi na maaring gamitin ang naturang barko upang sundan at palubugin ang mga submarines at kanila ding inimungkahi na maari itong gamitin sa tinatawag na offensive hunt down enemy, hadlangan ang kalaban hanggang umabot ito sa tinatawag na Terminator level at palubugin ang kalaban bago ito maging malaking banta sa mga kasamahang barko. Ang ASW o Anti-Submarine Warfare ay kasama na dito ang tiktikan, subaybayan at palubugin ang kalaban at maari nitong tugisin ang marinig na ingay ng submarine sa pamamagitan ng tunog ng propellers, makina at maari din itong pakinggan ang kakaibang tunog ng dagat gamit ang Earth Local Magnetic Fields na nabubuo ng submarines. Pagkatapos madetect ng anti-sub ang posibleng kalaban, kaagad pasabugan nila ang tubig ng sonar pigs upang malaman ang tamang lokasyon at hulugan ito ng torpedo na galing sa helicopter o warship na nasa paligid papunta sa kailaliman ng dagat sa submarine ng kalaban. Ang anti-submarine na ito ay may malakas o matinding pamamaraan at kasama na dito ang paghihintay ng ilang araw, linggo o kahit buwan sa karagatan upang magmatiyag sa posibleng kalaban na submarine na darating. Ang anti-submarine warfare ay matatawag na may tipikal na depensang katangian dahil maari niyang samahan ang mga aircraft upang dipinsahan ang mga warship na may kargang tauhan o supply. Ang RoboShip na ito ay merong pagkukusa sa panahon na kinakailangan at matatawag din siyang sub-hunting guardians at maari niya ring edite kung sakaling maraming submarine sa paligid. Siguro naalala ninyo ang magandang palabas o kwento ng Greyhound. Ang naturang kwento ay maaring iugnay sa RoboShip na ito. Si Tom Hanks ay nahirapang magpadala ng kaunti na lamang na Allied destroyers upang imbestigahan ang submarine na malapit sa kanila, malapit ngunit napakahirap habulin o hanapin. Ang RoboShip na ito ay merong hindi masukat na katatagan at pagtitiis na maaring pahintulutan ang anti-submarine forces na makuha ang opensa at maaari niya ring ipagpatuloy ang kanyang malumbay na labanan 24/7 kahit sa kabila ng malala na sitwasyon ng karagatan. At mas mapapaganda nito ang tinatawag na Network Flotilla of MUSV dahil maaring magtulungan sila na parang wolf pack upang paligiran ang kalabang submarine at sabay-sabay na umatake. Ang command and control ng RoboShip na ito ay ang pinagsamang human command at machine control, kasama na dito ang pagmaniobra sa pinag-aagawang karagatan, ngunit karamihan ng operasyon nito ay automated habang ang mga tauhan ay nalagay sa alanganing opensibang operasyon. Marami ng bansa na kanya-kanyang gumawa ng high-tech na kagamitan.
Matatawag na kaya itong isang tunggalian sa paggawa ng mga kagamitang pandigma? To all my friends and subscribers, maraming salamat po sa inyong panonood. And shout out also to Emily Ilaya, Redoke, Corondoy TV Channel watching from Visayas, Manuel Cueva, Alfred Menduro watching from Santa Rosa, Laguna, Gelford Channel, Rickmar Hilarion, Balatbat Norman, Rudnel Rosalia, and Mirai Proud Good Good Gadud Channel. God bless everyone, God bless Philippines, kapit lang, kaya natin to. Maari pa po kayong manood. Salamat.